So mga kamaintek, naiirita ba kayo na may mga lumalabas na ads sa cellphone nyo? Halimbawa, nag-Facebook kayo, so papakita ko sa inyo example. So halimbawa, nag-open na kayo ng Facebook, so ngayon ang mangyayari, mag-scroll kayo at titingin kayo ng mga nakapost sa mga friends nyo. At minsan, may biglang lumalabas sa mga ads na hindi natin inaasahan. So ang gagawin natin guys, aantayin natin na may lumabas na ads at ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung ads sa cellphone natin, okay? So wait lang natin guys, mag-scroll lang tayo dito. So yan guys, kung makita nyo may lumabas na ads. So yan yung sinasabi ko sa inyo na biglang lumalabas. Ngayon pa paano nga ba mawala yan? So ang gagawin natin pag ganyan yung nangyari, huwag nyo muna i-X or i-click yung X button dito. Ang gawin nyo, i-swipe nyo pababa, swipe. Then pag may lumabas na mga ads, ayahan nyo lang. So click nyo lang itong button sa may bandang kaliwa or sa ibang device na kalagay dyan, tatlong underline. Kung ano yung makita nyo dyan, basta andyan sa may kaliwa, i-click nyo lang. So automatic, magiging ganyan yung itsura. So para matanggal yan, kung makita nyo guys, ito yung nagbibigay ng ads lagi sa cellphone ko. Itong application na to. So ang gagawin mo guys, ilong press mo lang yung icon ng application. Kung ano yung may ads dyan, yan yung ilong press nyo, okay? Ilong press natin. At kung makita nyo guys, nawala dito yung parang mga settings at napalitan ng letter I or yung tinatawag na information. So ang gagawin natin, i-click lang natin tong I dito. Tandaan nyo guys ha, ilong press nyo muna itong icon. Once malong press nyo, lalabas dyan yung I. Okay? So ang gagawin natin, i-click lang natin tong I or information. Click natin. Once na maklik nyo na yung I, ito na yung makikita nyo. So ito yung application na nagbibigay lagi ng ads sa cellphone ko. Kumbaga, ito yung application na kahit nag-Facebook ka lang, naglalaro ka ng mga online games, nagbubukas ka ng application na iba, automatic magbibigay siya lagi ng ads. So nakaka-irita yun pag ganun. Kaya tatanggalin natin yan. So para matanggal yan, i-uninstall muna natin. Pero bago tayo guys mag-uninstall, kailangan muna natin i-clear yung storage niya para hindi na siya makabalik dito sa ating phone. So ang gagawin lang natin, i-click lang natin itong storage and cache. Sa ibang device nakalagay storage lang. So ang gagawin natin, click lang natin to. Once makalag na natin yan, dapat i-clear data natin or i-clear storage. So sa akin nakalagay, clear storage. Pero sa ibang device nakalagay, clear data. So kung ano yung makita nyo, same lang yan. So click lang natin itong clear storage or clear data. Click natin. Then lalabas yan, delete app data. So ang gagawin natin, click lang natin itong OK dito. Click OK. Once na matapos na tayo mag-clear data or clear storage, ang susunod natin gagawin is mag-uninstall na tayo. So yan mga kamaintech, yung proper way para mag-uninstall ng application. Dapat i-clear storage muna natin or clear data bago natin i-uninstall. So ang gagawin natin, i-uninstall na natin. So para ma-uninstall, back lang natin siya. Click lang natin itong uninstall dito. Click natin. Once na maklik na natin yung uninstall, ito yung lalabas. So click mo lang itong OK. Click OK. So antayin natin. So automatic guys, wala na yung application na nagbibigay lagi ng ads dito sa cellphone ko. So once na mag-Facebook ako or magbubukas ako ng mga application, wala nang gagambala. Sa ganitong paraan guys, hindi na tayo mamamroblema kasi nga tinuro ko na sa inyo kung paano magtanggal ng mga ads sa ating phone, yung mga biglang lumalabas. So kung naranasan nyo to, subukan nyo yung ginawa ko. Automatic guys, makakatulong to para mawala na yan. Sana guys nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, tag PH, thank you and God bless all.